Pwede na ang stock breed, naku, sira yung bull mo. Pinaka-late mong breed dapat yung mga December. Talagang ano, 75% matulit kasi meron ako mga sisiw. Batak pa lang, sarado na yung sipit-sipit, alang kasan nilalabang ko, yun yung matutulit. Eh, siyempre, mga kaibon, bago ang lahat, kasama pa rin natin ng El Toro Probiotics. Yan. Maganda yan sa katawan ng ibon at magandang pangano yan, pampering pambinder ko eh. Maganda to. Yan. Paano po pala nahilig si Sir Iking sa pagkakalapati? Bata pa ako noon, yung kuya ko may kalapati na. Halos 8 years old. Ako, nag-aaral, elementary, may kalapati na kami mga kapatid. Ang Tagalog lang, mga native gano'n, so hanggang sa dumami ng dumami, matagal, 80s, mga may kaibigan ako ng PHA player. Pero mali, pata pa ako nun eh. Hanggang sa 90s, yun, doon ako naglaro, kadaga, laro. 1993 ako nung unang sumabak sa laban. Okay naman. Ang laro ko dati, street fight, takbuhan. Walang tatalo sa pagka yung street fight na takbuhan dati. Eh, ngayon, marami nang magaling. Marami nang magaling ngayon ng mga fancier na pagganyan. Pero tayo, hindi tayo papahuli. Eh, sa laban na ganyan, siyempre, kabisado ko yung ibon ko, alam ko paano gagawin ko. Sa training. Ayan, sa paggagayak ng ibon. Yan. Kasi pag malapit lang, hindi mo na kailangan gamutin yan. Bali ilang kilometer sir bago kayo gumamit ng mga 100 plus 130 ganun 140 pwede ka na magbigay noon. Sinasabi ng iba na wala silang binibigay, okay man niwala rin dito to. Pag di mo binigyan kalapati mo ng gamot, nga nga. Hindi tatagal. Unang karera clock, pangalawa karera clock, pangatlo tukod niya. Kaya okay man niwala na natural lang, walang binibigay, dito to yun. Kasi sinasabi ganito, ganyan, natural lang, wala kang binibigay. Eh, wala nga binibigay, baka kapuro sa tubig naman dinadaan. O, kasi hindi mo pwedeng bibigyan ng vitamins yan, unang-una. Pagka yan eh, breeder, nandiyan ang buhay ng panlaban mo. Pag hindi kondisyon ng breeder, ilalabas sa'yo yun na ibon, malnourished. Hindi kahit sabi mong blood demo champion, hindi lalabas champion doon. Wala eh, mahina yung kondisyon eh. Kaya ang number one buhay ng panlaban, nandun sa breeder. Hindi po pwede yung pwede na yan, magaling to, overall to, panalo ka na, hindi ganun. Ay, paano po pala si Sir Iking mag-prepare ng mga breeder niya bago isabak sa breeding? December na salang. Pagkatapos na ito ngayon, tapos na yun, December na ulit salang yun. Ang tagal. Bali, ang breed niya po ng North Race ay December. Ngayon, matapag tapos na ako eh. Pagkatapos na ito, wala na. December na ulit salang niya, ito mo kung gano'ng kahaba. Hindi po pwede na stop breed. Naku, sira yung bull mo. Ang clutch ang... Pinaka-ano tatlo. Ano? Kita mo nga, meron ako 2010. Siguro sa mga ibang fancier, meron silang ibon 2012, 2015. Hindi na naglalaki. Sa akin, 2010, mag-anak pa. Oo, tsaka hindi. Meron pa akong isa yung 2005, nag-anak pa. Nasaan, sir? Nandun sa kay Clemente. Nasa kanya, kinuha niya. Eh, kasi meron kasi pag nalaspag ibon mo, wala na, hindi maglalaki. Ah, kumbaga, sir. Isang paraan para... kahit may edad yung ibon, para mag-fertile pa din, is yung one glass pa din, hanggang tatlong clutch lang pinakamadami, oh, sir. Kasi pag hindi non-stop breed mo yan, si Ryan, mahirap ang kondisyon, di maglalabas ng magagaling ibon. Wala yung lalabas. Puro malnourished yung lalabas. No? Magaganda nga ang itsura. Sablay naman yung lakas sa kautak. Pero kayo dito, Sir Iking, sa loop nyo, sir, anong pinakang madalas manalo ng pooling nyo, sir? Arden Emil, Viperman, yan. Yan ang mga magaling sa akin, Bandy Brook, yan. Yan yung mga talaga. Talaga lagi yan ang nangyari sa akin. Eh, pag fundraise na, sir, may ginagamit na po yung mga gamot sa ibon nyo, sir? Wala. Ano lang, fundraise, malapit lang kasi yan. Malipas at pumalo ng tuhan ng 100 plus, pwede ka na magbigay. Eh, dito? Una, nasa training, tapos na number one yung lahi ng ibon. Hindi po pwede, diba, sabihin nila, eto, naka-widowed to. Mananalo na to, hindi ganun. Bukod doon sa lahi ng ibon mo nakabisado mong mabilis, tapos ta-timing mo, yun ang pinakamahirap doon yung timing. Eh, yun, sikreto yun, hindi yan po pwede isabi. Number one yun. Kasi mahirap kunin yun. Mayat-mayat, parang ayaw mo naman sa kulungan mo. Eh, si Sir Iking po pala, paano mag-prepare nung panlaban niya sa karera? Oo, siyempre, kailangan number one, pupurgahin mo.
mo, tapos yung pakpak, check mo kung paano walang lugon, ganun. May maraming proseso na pwedeng gawin, lalo na kung late breed ka, alanganin, wala na. Dapat maaga ka breed. Pinaka-late mong breed dapat yung mga December. Hindi, mga ilang months kaya, sir, yung mga panlaban, yung pasok po? Mga pitay na kabata, 7-8 siya, mga 10 buwan. Ah, pila kang bata yung 7 months? Oo, kasi pag bumata pa doon, wala na. Hindi na naman nanalo, kasi pag nag-smashan yun, wala ka agad yun, mahina. Ah, yung bata, sir, mahina po sa smashan? Mahina. Sinasabi lang nila na matibay. Kasi, iba kasi yung magulang. Yung advantage, sir, nung mga magulang na panlaban? Siyempre, matibay. Mas magulang, mas matibay. Kasi yung iba natitraining 3 months, 4 months. Wala yan, hindi po pwede yun. Kailangan ako training ako 5 months pataas. Di mas maganda talaga, sir, mas maaga po mag-breed? Oo, mas maganda, mas maaga ka mag-breed. Tapos, yung ibon mo, talaga mag-breed yung magulang. Mahirap pagka bata, pag na-ismas lang, wala na. Di ba? Sayang. Papakahirap ka eh. Sayang. Tagal mong binreed, tapos tatapon mo lang. Ngayon, basta number 1, yung lahi ng ibon. Yung alaga, yung diskarte sa pagpagpo kasi ito mo, training, tapos yung huli yung swerte. Yun, kailangan mo yung swerte. Hindi lahat ng magaling na nanalo. Kailangan may swerte ka. Ibon mo, kagaya ng mga ibang tropa, pauwiin na lang para pa-champion. Hindi mo uwi. Ah, makulang sa swerte. Yun. Eh, sa akin naman, eh, pagka okay naman laro ng mga dulo ko, nagkaklak naman sila lahat. Lahat ng dulo na nilabanan ko, nagkaklak naman. Okay. Eh, may BFC namin eh, 2K per bird eh, North Divert to South eh. Ilan na kami nagparte? 4. 2K ang isang ibon, 2,000 isang ibon. Grabe. Matlog 1, matlog 2. 4 lang kami natira. O, di nakaparte pa ako. Tapos nag-lap winner pa ako ng fundraise. Grass lang pooling. Ayos na, baw eh. Kapitan 10,000, pumasok 40. Pwede na. Ikaw, sir, iking po dito sa loob nyo, sir. Ano-anong mga organic, sir, ang gamit nyo? Ayan, meron dyan na serpentina, saka oregano. Ayan, marami ko dyan serpentina. Ayan ang halaman dyan sa malunggay. Ano po yun, sir? Ah, pahalo na po sa patoka. Hindi, yung malunggay ginagawa ko, nilalaga ko yung pinainom ko dyan sa mga ibig. Ah, pampainom pala. Yung serpentina, pag may alak, yan, binibigay ko. Si sir iking po ba may naging mentor? May nagkano sa akin, si Ray Gonzales. Si Ray Gonzales, tapos si Boss Henry, saka si Man Tom, si Boss Tom. Yan ang una kong mga si Mariano Lee. Yan. Kaya ako, sanggang dikit yan, si Mariano. Kaya yung mga ibon ni Mariano winner, nasa sa akin. Kaya ganun, kaya marami tayong ibon ni Mariano. Kahit anong oras. Basta meron na kailangan ng ibon ni Mariano. Tawag lang sa akin, pwede masamahan. No. Kaya lang, sila lang mag-usap sa presyo, ha. Labas ako doon. Kasi marami na ako sinamahan doon kay Mariano. Okay naman yung performance ng ibon niya. Pusay talaga, quality yung ibon nun. Kaya ako nagugulat nga ako sa iba, sinasabi, ibon daw ng mga tanda, malagno na. Parang sa 2020, MMFG, walang labang ko agad, panalo. Masa ano kasi quality ibon noon, hindi yung nag-iibon na mahina. Kaya ako doon, pagbibili ako, sa totoo lang, mas maganda po kung pipili. Pero kung hindi naman, kahit naman ang iba bago na kami. Pero ikaw sir, paano ka tumingin o paano ka pumili nung bibiling ibon? Kunyari, bibili ka ng gagawin mong breeder sir, anong mga pinagbabasihan niya sir? Inisip ko yung champion nila. Inisip ko yung champion nila, yung magulang, yung champion, titignan ko yung kapatid. Ano lang kasi makikita mo naman sa hipo pa lang eh. Kung anak talaga nun yan. Tsura hipo, kailang magaling ka sumala. Pag hindi mo kabisado nga ha. Kita mo kakalapasin. Ako nga po. Pero kasi number one gusto ng mga iba. Bilog katawan, malapad, sarado si pichipita. Hindi naman din yun lahat nakukuha yun. Pero yun, dikit yun si pichipita. Ah, yun o. Talagang ano, 75% matulit. Kasi meron ako mga sisiw. Batak pa lang, sarado na yung sipit-sipita hanggang sa nilalabang ko, yun yung matutulid. Kaya pag may nakitabi ako ng mga 5 noon, 10, ay, yari na sila. Ay, makita mo yung record ko sa 1, 2, 3, 4, 5. Lagi po yun, sir. Oo, kaya swerte naman, alalalo. 1, 2, 3 lang po yun, 1, 2, 3, 4, 5 naman. Oo, ayos o. Kaya pag sumali tayo ng pooling, hindi ubrang hindi mananalo.
unang laban, baka sa ano. Pangalawa, sa guro, baka medyo nasa harap na. Susunod, pangatlong laban, nasa harap na. Ayun. Hindi yan paglaban mo, champion mo agad. Hindi ganun. Kailangan step by step, hindi yan. Pagkauna laban mo, swerte ka agad, champion. Ay, iyari na sila. Ayun. Yun, maraming salamat nga pala sa patuloy niyong suporta, mga kaibon. At yun, meron tayong pa-shoutout ngayon. Shoutout kay Mark Dave Andal at kay Abela Brothers Loop, ang tropang salapsap. Yan, shoutout po. Shoutout din kay Neko, ang Buraot Loop from Tanawan, Leyte. Shoutout din kay Rich Gian Medrano at kay Charlon Cayas. Yan, shoutout po. Shoutout din kay Ulysses Pupa from Mindoro, ang ALB Panzer Team Amigo. Yan. Shoutout din pala kay Elizabeth and Ersic at kay Luwayon Brothers TV from Tacloban. Yan. At shoutout din kay Bilmar Villamor at kay Anthony De La Cruz from Mindoro. So yon, mga gusto pang magpa-shoutout, mag-comment lang kayo sa baba. At syempre, makikishare na din. At abangan nyo yung part 3 nung napanood yung video. At shoutout sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta. So yon. Keep watching and God bless you all. Thank you.